So hi guys, welcome back to my channel. So baling in guys, another topic na naman yung i-share natin with regards how to fill out the DS-260 form guys. So meron na tayong part 1 dyan guys. Pag once bayad ka na ng yung PBIL mo guys, so makakapag-proceed ka na ng application through CIAP. So ilalagin mo lang yung case number mo dun guys. So meron na tayong part 1 dyan guys. So dito guys, sa part 2, itutuloy na natin yung form about DS-260. So pipil upan na natin yung form guys. So isi-share na natin parehas dito guys, yung primary applicant saka yung dependents guys. So kung bago ka lang dito sa aking channel guys, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like sa video. So marami na rin tayong mga video dyan with regards to EB3 visa USRN or EB3 immigrant visa to US. So marami na tayong video dyan sa ating channel guys. Just explore the video guys from start filing I-140 to document qualified. So marami na tayong dyan guys. So also guys, I really appreciate, thank you so much sa inyong support guys. Dagang salamat sa inyong suporta sa akong channel. So tumataas na rin yung ating subscriber. So thank you so much guys. I'm really happy guys na maggumawa ng topic dahil meron din ako mga nare-receive na positive comments kung may mga inquiry. So kung meron kayong inquiry guys or clarification, just comment below. I hope na makapag-response ako dun sa mga comments nyo guys. Ayan guys, so para ma-access natin yung ating DS-260 form guys, so first, ito yung website sample ng SIAC guys, Consular Electronic Application Center. And guys, enter mo lang yung case number mo dito. So, yung case number guys, nag-start yan ng letters. Like kung Manila, MNL. Then, enter your invoice guys. Invoice ID number. Then, sa section na to guys, choose applicant. Then, tong character dito guys, enter mo lang dito. Then click this continue guys. So first yung pipilapan dyan is yung personal address. Yung personal address and phone information. So bali guys, ito na talaga yung guys. Then hinide lang natin dito yung ating details. Pero binigay ko naman yung kung ano yung talagang applicable guys. So first guys, kung yung apelido mo is Salvador. So first, Salvador Felix then De La Cruz. Ito yung middle initial mo guys. So first your family name, then your name, then yung middle initial mo guys. Then dito sa first part na to guys, then ito nga guys, dire-diretso na yan. Then dire-diretso na yan guys hanggang dito sa marital status, date of birth, city of birth. So guys, balit dito sa DS-260 is talagang ikaw yung nakakaalam ng details mo. Ngayon, papakita lang natin dito kung paano yung format at pipilapan yung form. So lahat ng details na to guys ay manggagaling sa'yo, especially dito sa part 1 na to. Then, so guys, dito sa address guys, no, so meron tayong special note dito, address start from the age of 16 years old. So anyway guys, tong form na to, nag-a-adjust siya based on the date. So dun sa previous address nyo guys, ang start date nun kung kailan ka nag-16. So for example, nag-16 years old ka dun sa province nyo. Like for example, kung taga Laguna ka. So yun yung i-details nyo guys. Yun yung ilalagay mong first previous address. First previous address guys, yun yung magre-reflect. But don't worry guys, dito sa DS-260 form, mag-arrange naman siya in sequence yung date from previous to present. So lahat talaga dito guys, i-declare mo guys, lahat ng address. For example, nag-16 years old ka dun sa Bicol, then after 2 years, nag-transfer ka sa Metro Manila. Then, yun guys, tuloy-tuloy na yun until such time kung saan yung present address mo. So, kung yung present address mo ngayon guys ay isang OFW ka na, like nandito ka sa UAE, then isasama mo rin yun guys. Then, pag nag-Saudi ka,
nag-uman ka or nakatira ka guys sa Europe like Italy, so isasama mo rin yan guys. Lahat ng address guys from age 16 to present. So again guys, yan lahat ang ilalagay mo dito sa form na yan. So ito nga guys, no, so for example dito sa akin, so from previous ko guys, so yung 1, then 2, 3, 4, 5. So mag-a-adjust yan guys. So dito ako guys, first previous, ito yung first address ko guys, yung 5. So nilagay ko lang yung date yan guys, kusang nag-a-adjust yan, kusang nag-a-arrange yan from the date. So yung previous ko sa probinsya, then nag-Metro Manila. So yan guys, to present, kung saan yung present address mo ngayon. So kailangan kumpleto yung details yan guys, kasi matitrace nila yan guys yung details mo pagdating sa consulate interview, baka ma-deny ka guys, no. So kailangan i-declare talaga lahat ng kailangan talagang i-declare lahat ng address na pinuntahan mo from the age of 16. Ngayon guys, kasama na rin dito yung dependents. For example, especially yung anak mo 16 years old to 17 to 18. Pagkasama mo siya guys to migrate to US, dito sa DS-260 form, ganun din yung gagawin nyo dyan. So from the age of 16, kailangan na rin yan ng police clearance. So kaya kailangan itong i-declare guys, kasi nagde-depend dito yung police clearance certificate. So again guys, pag ikaw nag-stay more than 6 months, kailangan mo i-declare dito kasi you need to submit a police clearance certificate. Next to the address guys is your personal details again, your phone number. So yun lahat guys, lalagay mo dito. Then may tanong din dyan guys yung social media platform. So kaya yun guys, ito yung platform ko ng YouTube, nilagay ko yan dito guys. Yung YouTube ko guys, so ito nga yung name of channel ko, Marcus J. Covitation. So yun guys, don't forget to subscribe. So maraming salamat guys. Then lahat ng social media platform mo guys, ilalagay mo rin yan. So yan, nilagay ko rin yung TikTok ko. So kasi kasama yan dun sa details. Then after ng personal information guys, family information naman. So from father's name to mother's name. So ito yung next form that you need to fill up from your parents, fathers and mothers. Then, dito naman guys, next na yan is yung spouse mo. So, yung asawa ka, kung married ka, dito mo rin ilalagay yan, lahat ng details. So, self-explanatory guys, no? Self-explanatory yung application dito. So, lahat yan, nandito nung details ko, so lahat yan, ilalagay mo yung details. Kung married, kung divorce, kasama rin yan dyan guys. Then, number of children. So, ito nga yung dependents. Number of children. So, lalagay mo rin yan dyan. Next, guys, is work, education, and training information. So, yan. Yung trabaho, kung primary education. So, ilalagay mo rin yan dyan. Then, lahat naman yan guys, mga basic details lang yan ang pipil up mo lahat yan dyan sa work, education, tsaka training. So have you attended any educational institution at the secondary level or above? So yan, lalagay mo yung details yan guys. Dito guys, next nyan guys is yung high school. Dito yung bachelor degree, yung nursing guys, dito yun yung ilalagay yan kung BSRN. Then dito guys, next is yung high school. So dito mo rin lahat ng details na ilalagay mo about education. Next guys, have you traveled to any countries, region within last 5 years? So since nakapag-travel tayo to other country guys, so ilalagay mo dyan yes. Yes, then ilalagay mo yung place na pinuntahan nyo. So, next guys, so lahat naman dito guys, sa self-explanatory naman tong mga tanong dito. So,
ikaw na lang magpipill up nito, guys. Most applicable is no, but if kung meron kang involvement, guys, syempre di-declare mo talaga as yes. So lahat dito, guys, yan lang yan. Ang information is galing sa iyo. Next, guys, is petitioner information. So meron tayo dito, petitioner will provide your information in this section. So dito, guys, sa petitioner information, yung employer mo, guys, sila yung ipipill up po dito sa details na to. Kung ano yung pangalan ng hospital na nag-hire sa'yo, yung address, lahat naman yan, guys, ibibigay naman sa'yo pag nasa DS-260 states ka na. So you can just coordinate with your case manager to your attorney or employer with regards to this section, guys. Sila yung magpo-provide sa'yo ng details. So lahat yan, guys, pipill upan from here up to email address. So kumpleto naman yan, guys, ibibigay nila sa'yo. Next, guys, is yung previous US travel. So answerable yan, guys, either yes or no. So syempre, guys, hindi pa naman kami nakarating ng US. So most likely my answer here, guys, is no. So have you ever been in the US? So you know, kung nandun ka na sa US before, so you need to declare, guys, kasi makikita nila yan sa system. So dito, guys, make sure, guys, na 100% ang ilalagay mo ditong details. Kasi once pag sinabit mo na, guys, tong buong DS-260 from part 1 to end, pag nasubmit mo na to, guys, napakahirap na mag-edit nito, guys. So just make sure, guys, na you are 100% accurately to fill out this form. The next, guys, is security and background information. So meron nga tayo dito, guys. It's only answerable either yes or no. So ang daming tanong yan, guys. A lot of questions here. So you can just answer it if it is yes or no. So depend to your records, your status. So depend yan, guys. So if it is yes or no. So this is the next part of the DS-260 form. Next for that, guys, is security, social security number information. So once again, it is answerable by yes or no. So it's depend to you, guys, kung meron ka ng SSN. So it's a social security number. So you can just answer yes or no. Then sign and submit, guys. So again, guys, dito, guys, sa last portion na yun, so from section 1 to end, before ka mag-end, guys, meron ditong sign at submit. So bago mo to i-click, guys, sign and submit, guys, make sure again I remind na 100% or kung po pwede nga, guys, 200% bago mo, 200% ka na sure bago mo i-submit, guys. Kasi once again, guys, pag na-submit mo na yan, guys, a lot of people na narinig ko, guys, based on their experience, kahit letters lang ang nailagay dyan na mali, eh talagang napakahirap. So once again, guys, as a reminder, before you submit, sign and submit, make sure na 100 to 200% correct ka na dun sa information mo. So pwede mo naman yung balikan, guys, bago mo i-submit. So i-save as mo lang siya, guys. Meron yung portion dyan, save as mo lang, then balikan mo, review. So bibigyan ko kayo ng tips dyan, guys, yung sa akin. Bibigyan ko kayo ng tips niyan, guys, bago namin yan sinubmit, bago namin sinign ang submit, guys, print ko muna yung hard copy. So yung hard copy niyan, guys, is talagang nireview ko 3 times kay Mrs., dependents, sa akin, sa anak namin. So talagang nireview ko 3 times yung form. Print ko yung hard copy. So nakikita ko lahat doon, pati especially address, yung mga date. So napaka-importante niyan, guys, yung spelling, yung date, yung address, napaka-importante niyan. Rinin ko sa hard copy, at talagang kung nung wala nang totally clear, guys,
doon na guys, sinubmit na namin. So ito yung almost last part guys, sign and submit. Then, merong mga follow-up question dito niyan guys, bago ka after nung nag-submit. So, preparer of applicant, did anyone assist you in filling out this application? So, since guys, na dependent ako, ang primary applicant dito guys is si Mrs. So, siya yung nag-assist sa akin guys to fill out this DS-260 form. Kaya ang clinic ko dito guys is yes. So, kung ikaw naman ang nag-fill out nito guys, kung ikaw yung primary applicant, ilalagay mo dito no. Then, e-signature guys. E-signature guys, just enter your NBC case number dito, tapos yung passport. So, kung passport ni primary applicant, just put your passport here. Pag ikaw naman yung dependents guys, just fill out your passport number here. So, once again guys, ang passport dito guys, kung kanino nakapangalan, kung kay primary applicant or kay dependents, yun yung passport number na ilalagay dito. With regards to case number naman guys, iisa lang yung case number nyo. Then, yan guys. You can just save or you can just back and review. But if you are already completed 100% to 200% guys, accurately to your form, then submit it by next by confirmation. So click next confirmation guys. So pag once na sub na click mo na yon guys, so ito na mangyayari niyan guys. So print confirmation. So all you already guys submitted your DS-260 form to SIAC. So you can just print this confirmation guys. Makaka-receive po kayo ng email niyan guys na you already submitted, but in the confirmation guys, you can just print through website. So dito guys, meron na tayong highlights diyan. You can just click this one and print the confirmation. Then this is the sample of the application confirmation guys. So again, this is not a visa. This is only your application confirmation. Kasi ito yung dadalhin natin guys doon sa consulate interview once your priority date will be current guys. So kung yun nga guys, update lang tayo sa visa bulletin. So ito yung ipiprint out mo guys, dadalhin mo sa consulate interview. So guys, maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking video. Thank you so much sa inyong support. So muli guys, yun nga sa sinasabi ko, kung meron kang inquiry or clarification, just comment below guys. I hope na makapag-response ako sa mga inquiry nyo. Don't forget to like, share, and subscribe. See you next time guys. Bye-bye!